What's up mga idol? Wala na munang intro mga idol, no? Ginawa ko tong video na to para sa lahat ng mga kapwa ko, YouTuber, motovlogger, na nagsisimula pa lamang, especially sa mga hindi pa monetize, nag-i-start mag-vlog, gustong mag-start mag-vlog, para po sa inyo tong lahat ng video na to mga idol. Pero bago yan, bago ko umpisahan, trivia muna tayo. Konting trivia lang muna tayo mga lodi, no? So bali nung hindi pa ako nag-vlog mga idol, ang requirements lang ni YouTube, no? Bali 10,000 views, 10,000 total of views lang. Pag makaipon ka ng mga 10,000 views mo, okay na eh, monetize ka na. Pero dahil sa sobrang dali, may mga gumagawa ng video, o sabihin na natin na hindi naman nila video, pinopost nila. So madali lang sila maging ma-monetize. Kaya ang nangyari, nagigpit si YouTube. So ito na yung naabutan ko. At na hanggang ngayon, ito pa rin yung nasa inyo mga idol. Bali ang ginawa ni YouTube na requirements ngayon ay 1,000 subscriber and 4,000 watch hour mga idol. Pero dahil sa mga hindi naman tayo artista, hindi naman tayo kilala, hindi naman tayo sikat, nag-uumpisa pa lamang tayo, sobrang hirap po ng 1,000 subscriber, 4,000 watch hour mga idol. Sobrang hirap niyan, napakahirap po niyan. So madalas na ginagawa naming mga small YouTuber na tulad ko, mga small motovlogger, maasa po kami sa watch to watch sub, tinatawag na VSL mga idol. Diyan lang po kami umaasa para po makuha namin yung tinatawag na requirements ni YouTube. Pero ang nangyari ngayon mga idol, mag-a-update si YouTube dahil siguro sa mga laos. Hindi ko sinasabi to para mag-bash mga idol, ha? Dahil siguro sa mga laos na artista dyan ngayon na wala nang ginawa kundi mag-YouTube ng mag-YouTube, pinasok na nila yung pag-YouTube mga idol. Kaya tayong mga small YouTuber, nawawala na tayo ng puwang sa YouTube industry. Dapat kasi mga idol, ang YouTube talaga para sa mga original content creator mga idol. Yung mga tulad natin na gumagawa tayo ng sarili nating content mga idol. Hindi yung tulad ng mga artista mga idol, kahit laos na siya, pag nag-post yan sa YouTube, automatic sang araw lang yan, monetize yan eh. Monetize agad yan. Bali ang mangyayari, isang araw pa lamang, tapos niya na yung kanyang requirements na 1,000 subscriber tsaka 4,000 watch hour. Sasahod na agad yan mga idol. Eh tayo mga small YouTuber, pag natapos tayo nag-ibag BSL, watch to watch, watch to watch, anong mangyayari? Doon naman tayo ngayon sa $100 para sa pin. Tapos pagkatapos nun, aantay mo ng matagal yon para makaipon ka ulit ng 10 kailangan mo ng $10 para makapagpasa ng pin, tapos 100 para sa sahod mo. Pero sa mga artista, wala lang sa kanila yan kasi sadali lang nila makukuha. Tayo mga ilang years ulit pa natin makukuha yan para lang maabot natin yung unang sahod natin sa YouTube mga idol. Pero yung mga artista na mga laos na pumapasok sa YouTube, kayang-kaya nilang kunin ng within one day yan mga idol, no? So dapat ang in-update ni YouTube ngayon mga idol, yung binawal sana nila yung mga artista na pumasok sa YouTube. Kasi sabi ko nga, di ba, nawawalan tayo ng mga puwang sa YouTube na tayo mga small YouTube, original creator tayo ng mga content natin mga idol, no? So bali ang ginawa ni YouTube ngayon mga idol, meron siyang bagong requirements. Yun yung tinatawag niya na 10,000 subscribers. Yan, 10,000 subscribers at saka 5,000 watch hours. Grabe mga idol,
yung ako nga mga idol, di ba? Nakuha ko yung 1,000 subscriber ko tsaka 4,000 watch hour ko. One year ko pong nakuha. Ngayon, mag 2 years na po yung aking YouTube channel. Nasa 4,000 subscriber pa lamang po ako. Tapos, ang mahirap dito mga idol, yung 10,000 subscriber tsaka 5,000 watch hour na requirements ni YouTube, dapat matapos mo siya ng within 1 year. Grabe, di ba? Hindi natin kaya yun mga idol. Kaya sa mga YouTuber din na nagsisimula, nag-umpisa pa lamang po, sigurado mawawalan kayo ng gana, manghihinayang, gusto nyo nang sumuko, pero huwag po kayong sumuko mga idol. Kasi isipin mo na lang, yung mga ginagawa mong video na yon, balang araw pwede mong panoorin yan. Pwede mong i-throwback na dati pala nasubukan kong maging vlogger. Parang ganun mga idol. Kaya sana sa mga gusto mag-start pa lamang o nagsisimula pa lamang or may mga video na kaso hindi pa nila naabot yung requirements na 1,000 subscriber tsaka 4,000 watcher, ituloy-tuloy nyo lang mga idol. Kasi sa lahat ng bad news mga idol, mayroon pa rin tayong good news. Ayan, so shout out po sa inyo mga sir. Ayan, so ang good news naman natin mga idol, yung 10,000 subscriber tsaka 4,000 watch hours na sinasabi ko na requirements ni YouTube ngayon, hanggang ngayon pa lang yan. So yung 10,000 tapos yung 5,000 watch hour, sa January 2021 pa yun mag-i-start mga idol. Kaya ngayon, July na ngayon, meron pa kayong time para maabot o magpursige para abutin yung 1,000 subscriber tsaka 4,000 watch hour. Kaya dapat ituloy-tuloy nyo lang mga idol hanggang sa makuha nyo yung 1,000 subscriber tsaka 4,000 watch hour within this year mga idol. Kasi pag umabot kayo hanggang January, delikado na yan mga idol, kasi yun nga, mag-a-update na si YouTube ng kanyang bagong requirements mga idol. So ayun lang mga idol, share ko lang. Baka yung iba alam na, pero baka yung mga aspiring vloggers pa lang dyan, hindi pa alam. Share ko lang talaga mga idol. So, ayun lang. Sana nakatulong. Sana ma-inspire kayo na magpursigihin ngayong taon para makuha nyo yung requirements ni YouTube para hindi tayo maabutan nung tinatawag na 10,000 subscriber tsaka 5,000 watch hour ni YouTube. So, ayun lang mga idol. Peace.